Limang lalaki ang hinarang ng mga otoridad sa lungsod ng Cagayan de Oro. Nahulihan sila ng mga peking ID. Sa gitna yan na mas maigpit na seguridad na ipinatutupad sa mga karatik lugar ng Marawi dahil sa posibleng pagtakas ng mga terorista. Nakatutok si Rida Reyes. Eksklusibo! Sa CCTV footage na ito na eksklusibong nakuha ng GMA News, makikita ang apat na lalaki na papasok sa passenger terminal ng Cagayan de Oro Port. Kapansin-pansin ang mayat-mayang paglingon nila sa paligid. Nag-antayan muna ang grupo bago tumulak papasok sa passenger waiting area. Pero lusot man sa security inspection, hinarang din sila ng Philippine Coast Guard makaraang magpresenta ng mga peking student ID. Bukod sa apat, isang lalaki rin ang hindi pinayagan agang makabiyahe matapos mabigong masagot ang mga tanong ng otoridad tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Going to Manila rin eh. Yan dadalaw sa mga kamag-anak. Hindi natin masabi dahil mayroong mga mass recruitment, tapos nag-iiba pa ng mga anyo. Pag nakitang suspicious at resemblance, talagang ano na yun, automatic na kine-question muna namin. Maharap daw ang lima sa reklamong falsification of documents. Sa pagkakataong ito raw kung kailan inaasahan ang paisa-isang tangka ng mga terorista na makalabas ng Mindanao, mas mahigpit pa ang pagbabantay na gagawin ng otoridad. Isa itong Cagayan de Oro Port sa mga pinakabinabantayang port dito sa Mindanao dahil isa rin to sa mga posibleng maging exit point ng mga terorista o ng mga sympathizers nila. Kaya naman hindi lang isa kundi limang level na seguridad ang kanilang ipinatutupad para matiyak na hindi sila malulusutan. Nakapaskil din sa terminal ang dambuhalang listahan ng Most Wanted Terrorist List para mas madaling makilala ng mga tao. Tayo rin naman nagtutulungan eh. Tayo lang din naman dito sa loob, lalo-lalo na sa kaligtasan natin sa barko. Halimbawa, pag may nakapasok, mas mapamilya na natin yung mga mukha nila. So para maisumbong ka? Apo, sa otoridad. Seguridad sa mga tao dito. Para siguro ang pagbiyahe. Lahat ay subject na suspect ngayon dahil hindi natin alam kung supporter pa ba sila. Ang iniiwasan natin nga yung makalabas sila dahil maaring doon sa pupuntahan nila ay makapaghasik pa sila ng lagim doon. Mula rito sa Cagayan de Oro, Rida Reyes, nakatutok 24 oras.